Tsaka syempre, abangan nyo sa dating na laban, Jonah versus Von. Yan. Abangan nyo yan sa Battle of the YouTuber Season 2. Ang masasabi ko lang, Bruce, kumus lang malakas. Ah! Hey, what's up mga ka-bad boys? Diba pandemic ngayon at napakahirap kumita ng pera? Ngayon, tuturuan ko yung kung paano kumita ng pera. Eto nga pala ang sponsor ko na 1xBet. Alam nyo ba, sa 1xBet, nagbibigay dito ng pagkalalaking papremyo. At ang bilis pa mag-cashout dito. Ang unang-una nyong gagawin, kailangan nyo mag-sign up dito at mag-deposit. At makakuha kayo dito ng bonus na up to 7,000 pesos kapag ginamit nyo yung promo code ko na 1xJonah. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tong bagong game na to. At syempre, hahanapin natin dito yung pinakamadali para kumita ng pera, yung Swampland. So guys, eto na nga ang Swampland. Sa umpisa, magbe-bet lang tayo ng 60 pesos. Ipe-predict natin kung siya sa tatalon. O, di ba? Unang talon pa lang, panalo na agad tayo. Isipin nyo guys, unang talon niya, 78 pesos agad. So eto, ipe-predict natin, dito ito tatalon. Oh, sabi ko na! Yung pera ko naging 130.2. O, eto naman yung susunod. Oh! 325.8. So ngayon i-take win na natin. Napakadali lang, ganun lang para manalo dito. Kaya kung ako sa inyo, i-click nyo na lang yung sa pin comment sa baba. Sabay-sabay tayo magpayaman sa 1xBet. Hey, what's up mga ka-bad boys? Good morning. So hindi pala good ang aking morning pala. Kasi kagabi, eh may nampasto streamer. Yun nga, si Kupal na Joven, yung dating judge ko sa mall. Yung umamakla, yun. Bro, ang masasabi ko lang sa'yo, kung nandung kami, siguro hindi ka na nakakatayo ngayon. Kasi ayoko nung sa lahat ng binabasas yung tropa ko, tapos binasas mo pa si Pam, diba? So napaka-ano yun, napaka-bullshit na galawan yun. Ewan ko kung ano nangyari pa trip ko si Mark, eh wala na kami ginagawa masyadong kalokohan ngayon, tapos bagong kasal pa yon, tapos gaganyanin mo, diba? Siguro bro, kung laos ka na, gumawa ka ng magandang way para sumigat ka ulit, hindi yung manggagago ka ng ibang sikat yan, kagaya ni Mark, diba? Sa akin lang eh, huwag tayo magpapangita pati ng Bruce ko, bro. Kasi kung magpakita naman tayo, hindi ko na namin alam kung anong magagawa namin sa'yo kasi alam niyo naman guys, pag Bruce ko yung dinadali, talaga nalaban kami ng patayan talaga. So yun nga, maging good vibes lang tayo ngayon kasi nakakainis lang talaga yung ginawa ni Joven Kubal. So yun nga mga ka-bad boys, ito na tayo sa ano natin, sa content natin. So ang content natin guys, about basketball, yung sa Battle of the YouTubers. So yun nga, sa darating na December 28, eto na ang impusa ng Battle of the YouTubers Season 2. So abangan nyo yung laban nila Jerry, tapos hindi pa lang ko sila makalaban, tapos Tyrone, yung TikTokers ba yun? Basta yun yun, nagahan pang kalaban, and then, si ano ata, si Labrador, may laban na ata, si Taguro, kaya no, kay Kenjans, Philippine All-Stars, yeah. Yon Lodi yun. So, galingan mo kaya kayo dyan, surugin mo yan si Labrador, kaya yung ginawa ko sa kanya. So, yun nga guys, ang main event, yung laban ko, tsaka ni, ano, ni Bon. Yan. So, paano ba makanood dito sa laban namin ng Battle of the YouTubers? Napakadali lang. Every vlogs ko, may description doon, and then, nandun yung link. Then, pag-click nyo yun, syempre, sign up lang, napakadali. Email lang, password, ganyan. And then, mag-sign in na kayo. Pagka-sign in nyo, makikita nyo doon yung ticket, 99 pesos lang. Isipin nyo, pag malapit na yung laban, baka tumaas pa kaya, bumili na kayo ngayon. Kasi pag-click nyo yung buy now, napaka ano yan, napakadaming payment method yan. Mga banko, napakadami. Tapos doon may GCash. Kahit OFW po kayo, pwede kayo makanood worldwide. Mas maganda na to kayo kasi wala na talpakan. Diba? Kasi pag may talpakan, nakakasira nga ng ano yan eh. Parang away-away. Diba? Pag dito, pay-per-view, ano lang, full entertainment lang. Diba? Tapos may nanonood sa atin ngayon, ano siya, may kapansanan. Pakita mo gamit ang ating number one fan. So yun nga mga ka-bad boys, hanapin natin Super Jerry. Ito. Siya ngayon ay si Super Jewick. Oy, Jerry! Oy! Eh, di ba may poster ka na? Oo. Eh, wala ka pang kalaban. Kaya magkukulaw tayo. Oo, nagagalaw. Kaya pa gusto kong kalaban. Ano, kahit sino. Basta, ano lang. Kahit sino? Oo, naroon ko sa... Malakas, malakas. Kahit sino? Siyempre, panakot ko sa'yo. Panakot ko sa'yo. Panakot ko sa'kin. Alam. Nag-iisip ako eh. Kasi marami rin nagko-comment na ano, na di ba, nakalaban mo si Saito. Saito ngayon, napapanood namin yung vlog, nasa Japan. Astig yung vlog niya, talagang hindi ko na may tibdihan. Japanese na. So yun, bali, kumuha kaya tayo sa mob. Kailangan coach mob. No? Oh, solid na player tayo eh. Siyempre, Jerry, sinasabi mo lagi sa akin kada training, dapat YOLO mo. Dapat kahit nang hina, tapos malakas ka. O ayan, malakas ka laban mo. Ano ba maganda? Call out nga pala, Quidding! Sino kayo magandang kalaban ni Jerry? Kasi mo ikaw? Kasi Quidding, nakahamon lagi si Quidding sa amin. Pero lahat ng mob, siyempre, pamilya ng Bruce ko yan. So, sino ba sa mob? Kayo malakas dapat, talagang isa rin sa coach. Para talaga, eh coach, coach kita eh. Oh, hindi dapat, may coach din doon. Sino kaya? Hindi ko nga rin. Sino ba pwedeng makalaban doon? Si ano kaya boy? Si Coach Joseph kaya? Coach Joseph? O si Coach Kim?
Si Coach Kit, parang it's over na to. Pero Coach Kit, abangan mo siya. Abangan mo ako susunod ha. Pag lumakas na ako, droging kita. Depende kung sino yung mag-chat sa mga ano ni Coach. Si Arman. Yan o. Ang dami. So guys, bahala na ako sino yung mag-chat sa akin kasi tropa naman lahat yan. Tapos si Tyrone. Eto, may papalaban ako kay Tyrone. Tara. Oy, work out! Hindi lang hindi namin. Ang gamay babalo. Yan, hiyan naman ako. Wala pang medyas. Ako, meron. Ikaw? Ayun lang. Nandito na lang. Gusto kong mag-rematch kay Bugoy? Utahin na, tara po. Kinihina. Gusto ko lang mag-rematch kay yun. Jig, lalaban ka ito, Jillian. Lumabang ka! Let's try, work out! Ito ang gusto mangyari. Isang araw, maglalaban ni Glendon si Bugoy sa si Jomar. Isang araw. Ginaya ka ni Merk eh. Para naman si Merk. Go pa kaya? Merk ka, tatlo eh. Tara, hanapin natin ng birthday boy. Kala mo naman talaga. Parito. Masipag ka ba mag-training? Oo, pare. Kakasa ka ba kahit kanino kung ika sa ikaw? Sige, pare. Kasa mo na. Kakasa ka tayo sa isang chimpanzee. Sige, pare. Lalaban ako. Mukha bang saging eh. Bago yon, happy birthday mo na kay Iman. Yun. Ano to na, Iman? 24. Ako nga, 21 lang. Kobe siya, pare. Oo nga, no. Kobe, no. Kasi ito naman si ano. Si Monkey. Joke lang, Gary. Kaliwa. Gary. alam mo namang malakas ako sa Butter YouTuber, isa ako sa mga pioneer. Oh, mamen. Si Tyrone wala pang kalaban. Aba. Nananampal daw 'yon, tapos champion daw sa kanila. Po ako pare, sanay ako magpasampal eh. Sanay ka magpasampal? Ay, lagi mo binabato. Huwag ka muna maingay, pinapasama mo naman ako eh. Totoo naman. So, ikaw ba champion ko sa inyo? Aba, yun naman. Oh, champion KMG, champion dito sa kanila. Oh, paano ba 'yan? Siyempre, taga Mindanao tayo ni. Oh, taga Mindanao versus taga Luzon. Pero wala akong hindi ako kahit na anong wala akong sinasabi. Panalo pa rin 'tong tropa ko. Ang gusto lang namin mga Oo, mga kalaban. Kaya MG, si Gary na lang itapat mo kay Tyrone. Kasi itong si Gary, wala pang laban. Hindi pa nasusubukan sa 1v1. 6 months din. Tenga ako 6 months. Nag-training ako nung nakarant. Biglang nag-lockdown. Lockdown? Oo. Oh, ano naman? Natenga na naman ako. Tapos ano? Ngayon, eto na ulit. Yun naman pala yung pinaka-purpose nun. So Gary, kasaka ha? Oo! Kaya MG, ikasa mo na. So yun mga ka-bad boys, every morning nag-workout talaga kami. So eto. May baliw, yung pati rin yan. So ayan, nag-training talaga kami ito yung umaga. Kaya bumababa na yung timbang namin. Kasi hindi biro yung mga kalaban namin sa Battle YouTuber. Siyempre, dapat lagi tayong ensayado, kondisyon, siyempre. Ay, bro, saliga dito, please. Kasi ano masasabi nyo, yung kupal na kapatid kasi ni Labrador, dinadama yung ano yung mga Bisaya tsaka yung mga taga Mindanao. Dapat hindi. Pare, ano masasabi nyo doon? Based na tayo nagkamali dati pare, nung ano, hindi naman sadya na masabi. Eto, sinasadya ngayon eh. Parang pinapanindigan pa lalo, no? O parang ginagamit niya yung mga Bisaya tsaka Mindanao para sumikat siya, pero yung the way na, kung hate talaga, no hate ka na kung no hate, hate talaga yung ano mo doon, diba? Oh, so, mahirap yung mga banatan niya sa vlog. Ano, dapat hindi nag-away-away kasi pare-pero tayo Pilipino. So, dapat hatakan pa taas. Sinasabi niya lagi, Manila. Putik na. Kaya ba taga Manila kahit banu ka na mag-basketball? Oo. Dapat hindi mo pinaghihiwala. Oh, hindi dapat pinaghihiwala yun. Kung may galit ka sa ibang tao, dapat ikaw na lang yun. Huwag ka man damay. Tama. Kasi sa pagkakamali, di ba, dami ng ano, ng bash dati sa atin, di ba, gawa nga nung nangyari. Natuto na tayo eh. Oo, natuto na tayo. Pero mas iba yung sa kanya, talagang sinasadya niya ngayon. Baka may gusto talaga siyang patunayan. Patunayan niya yun. Nagalit pa yung ano, isang PBA player, yung isang idol natin, si Ken Salado. Loss-loss yun yung putik niya. Doon ko ginagaya yung mga paganto niya. Yung poprohop na parang yugo step ng lupet. Diba? Hinebra pa yun. Hinebra pa. Kaya, may tropa pa tayo dyan. Kakachat ko lang kaninang umaga. Si, ano, si Idol Scotty Thompson. Diba? Sabi ko, manonood kami ng PBA. Hinebra kami, siyempre, never say day tayo lagi. Tapos, shoutout nga pa kay Idol Kagiwa. Yan. Kamukha mo si Kuya. Ano atin mga kapanood doon ako nagkatulong? Yung mga nag-aano ng ticket, baka paid nyo kami i-PM. Kasi namin yung pinakamalapit kahit mahal. Yan! Saka yung ticket ng mga volleyball player, baka paid nyo. Wala pa yata. Wala pa ba yan? Sila, ano? Sila Santiago. Hindi, tsaka ito pa, men. Kaya nababattery pa ako doon sa, ano? Doon sa kapatid ni Redon. Kasi ano, dinadamay niya rin pati Mavs. Hindi lang yun. Sila ano, niloloko-loko niya pa si Coach Mavs. Nakita mo na yun. Kaya ang masabi ko sa'yo, si Coach Mavs, ganun lang yun. Hindi yan lang nagsasalita, pero nako po. Hindi, maging ano, dapat respeto kasi Coach yun eh. Tsaka mag, ano yun, napakabait ng taong yun. Dobra. Kaya wag mo siyang gaganong-ganunin. Kumbaga,
Ano yung gigil na gigil yung siyempre. Gigil yung mga may mahal kay Coach Mabs, pati kami. Gigil kami sa yung hayop ka. Ingat ka, baka paglalakad ka, may mambalat sa'yo kasi sobrang gigil. Oh, isipin mo, inaway mo sila Coach Mabs. Wala namang may hate doon. Tapos Mindanao, Visayas. Manila, Manila. Saka kailang Coach Mabs din, may mga ano din doon, may mga Bisaya na parang sila ako, diba? Sila ko yung Bambam. Oo, nakita ko, sabi niya doon ano, dahil-dahil pa kayo na late, wala akong kwenta mag-basketball mga tigal. Saka mayroon din, minambalate niya. Oo nga, sabi niya, sabi niya sa ano ni KMG, sabi, dahil pa kayo sa late, mga wala akong kwenta mag-basketball, tigal late. Parang ganun, parang ganun. Doon pala sa minalate yung Bisaya, tapos si John Bar, parang daw Bisaya. Oo, kaya na parang explanation siya doon, baka daw din natin mag-get. Yung mga taga Bisaya, tsaka taga Mindanao, na magagaling mag-basketball, pupunta, ba't daw pupunta pa na Manila, para lumakas. Lagi siyang Manila ng Manila. Lagi niyang sinasabi niyang lahat ng malakas na sa Maynila. Eh bakit sa'yo ba yung Manila? Oo nga, sa'yo ba yun? Tsaka kami, nasa Luzon kami, pero nasa Cavite kami. Tara, maglaban tayo. Ikaw na lang labanan namin. Pwede naman, no? Oo nga naman. Hindi, palaban mo sa akin yan. Ayun, pwede. Ano? Okay. Sige, magte-training muna kami. Nakakagalit to si ano eh. Si Labrador Brothers, mga week. Training, sobrang nakapagod. Isipin nyo, nag-start kami ng ano, start kami ng 8, tapos kami 11. Grabe. Laging 3 hours yung training namin everyday, and then mamaya, hapon, may shooting pa kami. Para syempre, pagandaan natin yung nalalapit na laban, lalo na yung laban namin ni Bon, kasi kami yung main event. Ito na yung pinakainihintay ko, kasi gigil na gigil talaga ako makabawi. Yung talagang sobrang pag nakikita. Alam niyo, pag every time na nakikita ko yung poster namin, talagang nagiinit ako. Talagang, eto na, sana mag 28 na. Parang ano eh, iniisip ko parang ako si Kobe ng 2008 na natalo sa Boston. And then, ako yung kumambak, syempre, ang tingin ko, si 2009, diba? Nanalo ang Lakers, pero hindi sa Boston. Parang inisip ko ako yun kay Rendon. Tapos yun ngayon, eto na sa Boston. 2010, feeling ko eto na yun yung Kobe mananalo sa Boston. Feeling ko eto talaga. Kasi lagi ko pinapanood yung laban namin na tinalo niya ako. Talagang every time yung talagang nanggigilid yung luha ko. Tapos talagang nanggigigil ako na makabawi. Pero syempre, di ko parang iniisip lagi na ano yung talagang easy game to. Yung talagang sure win, di ba? Basta ibibigay ko yung best ko. Talagang ibibigay ko yung best ko manalo matalo syempre. Tapos every time na may game naman ako syempre, ang itinataas ko si Lord. Syempre lagi ako nagpe-pray, Lord, okay lang, kung gano'n-ganyan. Bigyan niyo ako ng lakas, hindi ako may injury kasi yun talagang pinakakalabang ko, injury. Kasi ang bilis-bilis ko na may injury, lalo yung uncle ko, yan. Para sa talaga kami ng loti kong si Kobe. So yun nga, sana, ano, supportan niyo pa rin ako sa mga Solid Ka Bad Boy, Solid Bruce Ka Brothers dyan. Kasi ito na yung pinaka hinihintay kong laban talaga, yung laban namin ni Bon. So, oo nga pala, shoutout nga pala kay Bon. Napatawad na kita sa mga ginagawa mong kalokohan sa akin, no? Kahit galit na galit ka, syempre, nagalit din ako. Pinatawad na kita to, bro. Tsaka congrats nga pala sa baby mo, tsaka kay Carlene. Sipin mo naman, nilalayo ko
na yung loob ko sa'yo. Tapos talagang pares pang December 14 yung birthday ng anak natin, di ba? Parang ano lang, mas babae pa yung iyo, lalaki yung akin, alam mo na. Hindi, joke lang. So, alam mo yun, kumbaga, tapos ngayon may rematch pa tayo, kumbaga sa akin, para sa akin, exciting to. Parang wala nang masyadong, ano yung galit, wala. Parang kasi, once na magtanim ka ng galit sa puso mo, parang ang hirap, mabigat, parang may dinadamdam ka lagi, yung ganun. Kaya ako sa'yo, bro, sana patawarin mo rin ako sa mga ginawa ko sa'yo, tinanong mo ako naging iba sa'yo, tinuro kitang kaibigan, tinuro mo kaibigan, di ba? So, yun nga, sa mga viewers namin dyan, walang, hindi ko babanatan si Bon, baka akalain nyo eh, magsusurpresa, wala kahit na ano, wala. So, nga pala, wala na talpa to guys, yung laro wala na talpakan, pay-per-view lang. I-click nyo yung vlogs ko, every vlogs ko may description doon, and dun yung link, i-click nyo and then makapag-sign up to kayo, then sign in. And kapag nakita yung poster, 99 pesos lang, bumili na agad kayo kasi bago mag 28 alam ko tataas yun. Kaya ako sa inyo, bumili na kayo agad ngayon na. So yun nga, sana may kumusta kay Jeric na Mabs. Shoutout kay Coach Mabs. Saludo po kami sa iyo. Hayaan niyo na yung kapatid ni Rendon, mga wala namang kwenta ho yung mag-basketball. And then miss na namin ang buong Mabs family syempre, tsaka si Gary. Pinipilit ko si Gary makalaban ni Road kasi feeling ko match yung laban, pero syempre iba pa rin si Gary, siya yung pinaka mataas yung percent ng 3 point field goals dito sa buong Brusco. Si Glendon consistent pero iba pa rin yung sure ball talaga ni Gary. And then abangan natin laban ni Idol Kenja sa Philippine All-Stars. Yeah, laban kay Rendon yan. Wala, coach ano ako kay Rick Kenjans ako. Syempre idol yan eh. Tapos syempre abangan nyo ako sa dating na laban, Jonah versus Bon yan. Abangan nyo yan sa Battle of the YouTuber Season 2. Ang masasabi ko lang, Brusco boss lang malakas. Dami na kasi ang galit sa amin. Laging madilim kasi mag-isip. Inig sa lalamunan kung ituring. Lakas ng hangin galing sa aking otong parating.